And ang good news naman dito, guys, maaari kayo magkaroon. Ito mga brand new opportunities to sa love and sa money, mga kapiksi. So, pwedeng for some of you, maaaring meron kayong makilala. Let's say, for example, single kayo, pwede kayong makilala ng new person or old person na maaaring magparamdam, maaaring mag-confess ng kanilang paghanga or pagtingin sa inyo. And sa money naman, sa money, I'm sensing na this is more on business, mga kapiksi, no? More on negosyo, mga kapiksi. So, kung meron ka ng trabaho ngayon, maaari ka magkaroon ng side hustle business on top of your job na maaaring magdala sa iyo ng extra income, mga kapiksi. Hello guys, hello Leo, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is mid-month kapalaran, parang ay November 16 to 30 para sa Leo, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. General reading lang guys, pwede mag-resonate, pwede hindi. Combination ng positive and negative energy, mga kapixie. So unahin natin to guys, tingnan natin yung mga mensahe na kailangan nyo marinig para ngayong mid-November. We have harmony message, we have protection, and we also have resistance message para sa inyo guys. Alright, so unahin natin to mga kapiksi, pagsamahin na natin siya. We have harmony and resistance mga kapiksi. So ito, kailangan natin magkaroon ng harmonious na relationship. In harmony, no? Parang in harmony with other people. Kasi we have to understand na no man is an island. Hindi tayo mabubuhay na mag-isa lang tayo. Kailangan ng cooperation, collaboration with other people, mga kapiksi. And sometimes nagkakaroon tayo ng resistance, nagkakaroon ng friction with other people. Sometimes ganun, hindi talaga may iwasan na meron tayong hindi kasundo, meron tayong hindi ka nais-nais na relationship with other people, hindi talaga maiwasan. It's because sometimes kasi magkakaiba tayo ng preference, no? Hindi naman natin kailangan tanggapin kung ano yung gusto nila, pero dapat marunong tayong gumalang, mga kapiksi, okay? Kumbaga, wag nating ipilit yung gusto natin sa kanila, wag din nating in the same way na hindi dapat din nila pinipilit yung gusto nila sa atin. Kailangan lang magkaroon ng maging compassion and compassionate and magkaroon ng tawag dito settlement or some kind of expectation, no? Kailangan ipaalam mo sa kanila yung in-expect mo from them and kailangan marunong ka rin makinig sa kanila kung ano yung in-expect nila sa inyo and then from there magkaroon kayo ng agreement or settlement, ganyan, kasunduan na na magiging beneficial para sa both parties, mga kapiksi. Alright, pasensya na gumagalaw kasi yung camera ko kaya ina-adjust ko, sorry. Alright, so wala namang hindi nadadaan sa mabuting usapan, mga kapiksi, na sa tamang pakikipag-usap lang yan, tamang communication with other people. So wag na wag nating iti-take for granted yung power of communication para magkaroon tayo ng harmonious na relationship with other people, mga kapiksi. Okay? Alright. And protection guys, no? Syempre, hihilingin natin ito sa ating mga gabay from the Divine Creator, mga kapiksi, na protektahan tayo sa lahat ng pagkakataon. Hindi lang tayo, even yung family natin, mga kapiksi, and our loved ones. So, wag na wag nating kakaligtaan na magdasal on a daily basis, magbigay ng pasasalamat and manghingi ng gabay at protection sa kanila. And also, you also need to protect yourself, mga kapiksi. Kailangan finifilter nyo rin kung ano yung mga pinapapasok nyo sa buhay nyo. Protektahan nyo yung sarili nyo na huwag kayong ma-penetrate ng kanigahan sa mundo. Okay? So, yung mga balitang naririnig nyo, mga chismis na dumadating sa inyo, pwede nyo siyang ipagwalang bahala. Basta something negative, huwag nyong hayaan na makapenetrate sa buhay nyo. Kasi pag nagpenetrate yan, kayo yung magsasuffer. Parang ano yan, sakit. Disease na nakakahawa, no? And again,
kayo yung magsasuffer kapag inalaw nyo yung negativity sa buhay nyo. So, dapat finifilter nyo, again, yung mga kinakausap nyo, mga naririnig nyo, mga nababalitaan nyo, mga napapanood nyo, make sure na always kayong mag-focus sa mga magagandang bagay, mga kapiksi, para maprotektahan kayo sa mga negative energies. Alright? Okay, so comment down below guys if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Leo, ngayon naman, tingnan natin yung ganap sa buhay mo ngayong November 16 to 30. Shuffle ko to guys, hanapin natin yung energy ng Leo. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-undad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course? Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixietaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so gusto mo bang yumaman, Kapiksi? Kung gusto mong yumaman, umunlad at umasenso ng bonggam-bongga, mag-avail ka na ng course na yan. Kasi sobrang ganda talaga yan, guys. And good news, no? Dahil malapit ng magpasko, extended yung ating sale, mga Kapiksi. Magbibigay ako ng 10% discount sa lahat na mag-avail ng course until November 30, mga Kapiksi. So, mag-avail na kayo, guys. Meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, mga Kapiksi, pwedeng money or career or love and relationship, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo guys ng email sa pinipixietaro@gmail.com. So, Leo, kayo ay na-represent ng King of Wands sa ating spread. Meron din tayong presence ng Water Sign, Cancer, Pisces, Scorpio. For some of you, maaaring meron kayong ganitong element sa inyong natal chart. For some of you, you may be dealing with a water sign. So, ito guys, combination ng positive and negative energy. Unahin natin yung negative energy. Kasi yung iba sa inyo guys, parang feeling ko, may mga problema kayo na pinagdadaanan pagdating sa kalagayang financial, mga Kapiksi. Yung iba sa inyo kasi parang feeling ko, nag-iipon kayo, save kayo ng save, pero ang nangyayari parang for some, no, parang kinakapos yung sahod. Let's say for example, mag-iipon kayo, dadating yung sahod nyo, mag-iipon kayo. Tapos, pagpetsa di peligro na ganyan. Comment down below guys if naiintindihan nyo yung petsa di peligro. Pagpetsa di peligro na, yung naipon, yung nasa-save, parang nakukuha din. Parang nakukuha din, ganyan. Tapos, ang ending, nawawala yung savings, no? Or nawawala ng savings, ganyan. And then, for some of you naman, parang kulang pa. Hindi pa, kumbaga parang wala nang nasa-save, tapos may mga utang pa, no? Pagdating sa kaperahan. Pag, ganun nga, parang, pag petsa di peligro, nangungutang, tapos pagdating ng sahod, babayaran yung utang, tapos pagkakasyayin yung sahod, tapos kukulangan ulit, utang ulit. So, parang ganun. Yung iba sa inyo, nagkakaroon kayo ng ganung endless cycle na parang hindi na siya matapos-tapos, hindi kayo makarecover sa ganung klaseng sitwasyon and feeling nyo na stuck kayo sa inyong finances. Parang medyo stagnant yung inyong kaperahan, mga Kapiksi. So, there are a lot of ways na pwede nyo itong maresolbahan. Pwede kayo mag-side hustle. Unang, kailangan nyo muna syempre bayaran yung mga utang nyo. Pangalawa, live beyond your means, diba? Kumbaga parang hanggat maiksi ang kumot, magtiis mamaluktot, o kaya naman higpitan nyo pa lalo yung sinturon nyo. Kung mahigpit na, mas lalo pa maghigpit until lumuwag-luwag. Makahinga kayo na maluwag-luwag. Tapos, sometimes or nowadays, hindi na uso yung isang source of income lang. There are people na maraming multiple sources of income. Meron ng fixed job, tapos meron pang mga side hustles. Minsan, sa isang household, merong nagtatrabaho. Kunwari, si tatay nagtatrabaho. Tapos, si nanay nag-online selling. Ganyan. Yeah. So, hindi yun nakakaya, mga Kapiksi. And actually, nakaka-proud pa yon because you're helping one another.
And ganun eh, ganun talaga. Kung gusto nating umasenso, kailangan nating magsikap. So you'll find ways, mga kapiksi. Pwede rin kayo makinig ng mga pampaswerte subliminals natin, guys. Ang importante kasi kapag nagte-take action kayo, let's say for example, nagtatrabaho kayo, nagne-negosyo kayo, dapat sinasabayan nyo ng positibong mental diet. Kunwari, may tindahan kayo, tapos palagi nyo na iniisip, ang hina naman ng benta ko, wala akong customer, ang tumal-tumal ng paninda. So, sayang, no? Sayang yung tindahan nyo. Dapat pagka ganun, on a daily basis, palagi nyo sasabihin na marami ang customer, maraming bibili sa akin, marami nagpa-purchase, marami nag-avail. Okay? So, sabihin nyo yan, gawin nyo yan on a daily basis para talagang yung tindahan nyo is, alam nyo yun, talagang bumongga ng kitang-kita. Alright? Pwede kayo makinig ng mga pampaswerte subliminals natin, guys, para matulungan kayo sa inyong mga financial journey, mga kapiksi. Alright? Yun yung nakikita natin konting problema nyo or challenges nyo pagdating sa pera, guys. May pumapasok na pera sa inyo, pero parang napaka slowly but surely ng progress ng buhay nyo, no? And yung iba nga, sabi ko, stagnant. Pero, may pumapasok, no? Yun naman yung maganda. Kaya dapat ipagpasalamat nyo na meron pa rin kayong kinikita, mga kapiksi. Okay? And ang good news naman dito, guys, maaari kayo magkaroon. Ito mga brand new opportunities to sa love and sa money, mga kapiksi. So, pwedeng for some of you, maaaring meron kayong makilala. Let's say for example, single kayo, pwede kayong makilala ng new person or old person na maaaring magparamdam, maaaring mag-confess ng kanilang paghanga or pagtingin sa inyo. And sa money naman, sa money, I'm sensing na this is more on business, mga kapiksi, no? More on negosyo, mga kapiksi. So, kung meron ka ng trabaho ngayon, maaari ka magkaroon ng side hustle business on top of your job na maaaring magdala sa iyo ng extra income, mga kapiksi. So, i-mind mo na yan, mga kapiksi, mind new opportunities, mind new business, mind new love, yan. Mind money. Para talagang dumating sa inyo. Guys, sa pera, no, dalawang affirmations lang yung palagi ko sinasabi. Money come to me. Palagi ko may pera and palagi ko nagkakapera. So, i-comment nyo yan, mga kapiksi. Money come to me and palagi ko may pera and palagi ko nagkakapera. Gawin nyo siyang mantra, no, on a daily basis hanggang sa gumaan yung relationship nyo sa pera. May mga good karma na maaari kayong ma-experience, no? So, ibig sabihin nito, itong mga good karma nito, ito yung magiging solusyon para makarecover kayo sa inyong kaperahan na status, mga kapiksi. Maaari din kayong may matanggap na balita, lalo na kung meron kayong kamag-anak or inaantay na balita from abroad, overseas, ganyan. Or meron kayong kaibigan na parang matagal nyo nang hindi nakakausap, this person may reach out to you, mangungumusta, ganyan. And for some of you, kung kayo naman ay LDR ng iyong partner o specific person, nakikita natin na magiging maganda naman yung inyong communication ng iyong ka-LDR, mga kapiksi. Pwede nyo pakinggan yung ating subliminal for LDR, no? Magandang combo yon para manatili na maging harmonious yung relationship nyo. Alright? Okay, so comment down below, Leo, if nakaresonate kayo sa reading na to. Yung mga pinapamain ko, guys, imain nyo na, i-comment nyo sa baba. And ito yung ating 2024 money kapalaran, mga kapiksi. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na, super nice, super ganda. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, mga kapiksi, and see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.